So ito na pala itsura niya. Lost thread na, lost thread na. Okay. Papaliwanag ko lang. Ang drain plug nito na lost thread. Meaning hindi ko na siya mahigpitan, hindi rin mabunot yung drain plug, ha. Lost thread. So ang solusyon, sabi ng mga mekaniko, kailangan daw ibaba yung oil pan or yung crankcase at saka tatrabahuhin yung ano, problema ng drain plug. Ayusin yung thread ng ano, oil pan. Siyempre, palitan ng bagong tornilyo. Eh, ang singil sa akin, 1.5. Ang gagawin ko. Eh, problema naman yan dati ng ano, nag-chainsaw. Usually, nagpapa-chainsaw ako sa shell. O, ngayon, solusyon na ginawa ko, since na hindi ko mahugot tornilyo, kahit anong sikwat ko ng screwdriver na to, sinisikwat ko siya habang ino-open ng vice grip or ng to adjustable wrench, hindi pa rin makuha. So ito na pala itsura niya. Lost thread na, lost thread na. Siyempre, ganun din ang kapares niya doon, yung oil pan, ganun din. So, ang solusyon, pumunta ako sa hardware, bumili ako ng bagong, doon pala sa auto supply muna, bumili ako ng bagong drain plug. Ito lang yan eh. Ito lang. Kasama tong washer na to. Magkano to? 120 pesos. And then, punta ako sa bolt and nut. Bilihan ng mga bolts. Binigyan nila ako 50 pesos. Drain plug daw tawag nila dito. Pero, pag bumili ka ng bolt na ganitong specs, yung thread niya at yung taba ng ano, bolt. Usually, mga ganito. Gano lang to? 15 pesos, 20 pesos. Parisa mo ng washer. So, magkano lang aabutin yun. Diba? So, nag-ready ako ng ganito. Bili ko 120. Ganito, bili ko 50. The same time, nag-ready ako ng ganito. Mas malaki. Kasi kung sakali man na hindi ko magawa ng paraan, talagang sobrang busal-sal na, lost thread na yon, babarinahan ko na lang at i-oversize ko. Nagamitan ko nitong kasunod. Kita niyo yung diferensya ng laki? Ayan. Ganyan ko siya i-oversize kasi ganyan na talaga ang kasunod na bolt. Ngayon, paano ko nabunot to? Oh, edi, ang sabi sa akin ng isa na may machine shop pa siya doon, sabi ko, tol, gawa mo na lang ako ng bolt na ganito na mas malaki ng konti kasi may machine shop ka naman, magkano ba abutin? Yung hindi naman kasi laki nito, mas malaki lang talaga ng konti dito. Alam mo naman kung paano ang sistema pag ino-oversize yung tornilyo. Ayaw niya magpresyo, pero napresyohan niya. Sabi niya, pag naibaba ko raw yung oil pan, gagawa niya raw ng thread yung oil pan. Eh, pagbaba ng oil pan eh, napakahirap. Hindi ko pwede gawin yun. Kailangan na ron talaga sa auto supply, mga mekaniko na talaga. Sa mga tweed, hindi kami nagkasundo. Hindi niya rin pinireshoan kung magkano niya ako gagawa ng bolt na oversize nito. Ewan ko kung bakit. Hindi niya yata kaya eh. So, ginawa ko, eto. Nakaready na tong mga to,
ang idea, since wala rin akong welding machine, hinantapan ko to, yung ulo. Nung nakakabit pa siya dun sa ano, ilalim, hinantapan ko. So alam nyo naman paano maghantap. Babarinahan nyo. Pagkatapos yung barinahan, gagamitin nyo itong hantap. Gagamitan nyo yung hantap para kasukat nito yung tornilyo na ikakabit nyo. Yun, yung Philip na screw na yun. So nung nahantapan ko na siya at mukhang matibay naman yung pagkakabit ko ng tornilyo, tinalihan ko ng wire. Okay, so yung wire, etong kabilang tali ng wire, nakatali siya dun sa stabilizer ano, bushing, yung bolt nun. So pag nakatali na, tinwist ko to ng tinwist gamit yung ano, tornilyo, etong ano, alam niya idea, ayan, titwist mo na, titwist hanggang sa mahatak ngayon ito, itong bolt na to. So dagdag puwersa yon para mapuwersa itong bolt na to palabas. At the same time, sinisikwat ko siya nitong screwdriver. Sinisikwat ko siya para ma-push siya pa ganun. Habang binibira ko siya ng ano, adjustable wrench para lumuwag. So kailangan din dito talaga brute force. Hindi pwede na simpleng puwersa lang. Kailangan talaga yung ibuhos mo yung lakas mo para magawa mo to. Yun yung ano, idea. So nung natanggal ko na siya, ito na, pansin ko na sobrang lost thread na nito. Ka-focus ba? Wait lang. Yan. Sobrang busal-sal na niya, no? Tama naman, yung mga marka ng pinagsisikwatan ko ng ano, screwdriver. Habang pinipwersa ko siyang mapalabas. Ngayon, since na busal-sal na to, malamang yung kapares niya, yung pinusuksukan niya doon, malamang nagganyan din, busal-sal na rin. Kaya nagready ako ng mga ganito para una ko tong isasalpak. Na nangyari nga, unang salpak ko, kita mo, hindi ko naman talaga siya tinodo pagpasok. Nung paghugot ko, napansin ko na bumibilog din yung mga thread niya, yung mga napasok na na thread, yung pumasok na medyo ano, nabilog din. Yung pangalawa, pinasok ko, ay ito pala yung una. Ayan, bumilog siya. Mapansin mo yung mga unang dalawang ngipin niya, bumilog. Sabay ko pinalo up nito. Pero sabi nung binilang ko dun sa bolt and nut, ano daw to, mas matigas daw to kesa dito sa kulay yellow na bolt na to. Kaya ito ang inuna ko. After niya, napansin ko na bumibilog. Ito, pinalo up ko. So napansin ko bumibilog pa rin. Ang ginawa ko, since meron akong binili rin na ganito, ito naman ay para sa para sa ang sasakyan ba to? Ewan ba sa Honda, ano yata, pang Honda, same lang sila, M14 by 1.5. Yun yung spec nitong bolt na to. Pero meron siyang kasamang rubber washer. Ayan, dalawa kinuha ko nito. Kasi ito talaga plano kong ilagay na permanente. Gagawin ko, ito yung gagawin kong pang permanente. Pero yung isa pa nito ay tinabasan ko. Ganito.
para maayos muna niya yung thread. Okay, so parang mano-mano ko siyang lalagyan ng ayusin yung thread. Ihahantap ko siya, bale. Instead na tatlo lang yung kinat ko, mangyari dito apat. Ito na ang pinakahuli. Okay. Yan. Auto-focus yata. Ayun. Pagkatapos ko nito mahantapan nito, sigurado naman na okay na yung thread noon ng oil pan. Itatry kong isalpak ito or baka ito na. Kasi medyo bumilog na rin yun eh. Dalawang yun eh. Kaya ito na ang last na isasalpak ko. So, ganun ang hirap na ginawa ko ngayon. Pero enjoy lang. Pagka na-fix ko na to, ito na bali maging permanente niyang drain plug. Maliit lang yung ulo niya. Hindi katulad ng mga yun na lalaki na mga ulo. Hindi naman pwedeng puwersahin. Nakakapag-change oil na ako. Ito yung pang-change oil ko. 100 pesos per liter. Monograde lang siya. Kasi yung sasakyan ko, adventure lang naman eh. Hindi naman siya mga ano, CRDI. Tsaka SAE 40, hindi na natin kailangan dito sa Pilipinas yung may grading para sa malamig na temperatura. Kasi hindi naman tayo nagyayelo rito. Yun nga pala, isa sa problema natin dito sa atin, nag-grading pa tayo tungkol sa malamig na lugar. Eh, malamig lang naman ang panahon sa Pilipinas pag per months. So usually, hindi natin kailangan yun. Kasi kung lumamig man, hindi niya naman kayang palaputin ng maigi itong mga langis na to. So makakatipid ka rito kasi 100 lang to per liter. Online ko binili. Eh kung bibili ka ng mga pinakamura sa Shell, mga regular oil nila, 200 plus. So malaking tipid yan. Okay. So ito na. Apat na yung kunito. Tap nito. Ingat lang sa paggawa nito ha, kasi baka delikado nito. Nasabugan na ako ng ganyan. Nanghiram lang kasi ako. Eh wala sa ayos yung grinder nila. Sumabog sa mukha ako. Merong isa dumaplis sa mata ko. Shrapnel nung ano. Yan, nung sumabog na disc. Swerte, hindi dumiretso sa mata. Ta dumaplis lang. Kaya hanggang ngayon, buo pa mata ko. Okay, papasok natin ngayon yan para maayos yung thread ng oil pan natin. Ito, gamitan natin siya ng ratchet. Size 13 yung ulo na nito, bale. Kasi may ratchet. Ito. Okay. Ayan na siya, bale. Yan na yung drain plug, yung oil pan. Ayan, nakuha akong oil nandiyan dyan. Bukan natin lagyan. Bukan natin hantapan ngayon. Ahem.
So ito, meron siyang dating thread. May tinaayos na siya ng bahagya. Ayusin lang natin ngayon, kaya may papasok natin talaga ng maayos yung ano sa simula. Lolo ko yung flashlight natin. Ayaw makisama. Okay. Dapat to, may puwersa to. Push habang niikot nyo. Ayan, pakita ko lang ha. Ayan, panghantap natin. Hanap ako magandang angulo. Hopefully yung paraan maayos yung thread niya. Okay. O, tingnan natin. Tingnan natin ngayon kung ano nangyari sa thread nito. Tingnan natin kung ano nangyari sa thread nito. So medyo bumilog din ano. Medyo bumilog din, pero garantisado yan na yung una lang medyo bumilog eh, oh. Pero yung dito banda buong buo na. Yung dito sa una medyo bumilog yung mga thread nya, yung talas na wala. Dito medyo matalas na. So tingin ko naayos natin yung thread. Kailangan na lang natin punasan na maigi yung ano, yung butas nun, para siguradong walang mga maliliit na bakal na iwan dun. Tsaka isa pa, mamaya didikita natin yun ng ano, eh no, meron pang mga maliliit na bakal, oh. Mamaya didikita natin yun ng magnet para wag humalo yung maliliit na bakal dun sa langis pag nag-circulate na. Okay. So, ilan ang silbi nito? 60 pesos nga pala to online. Ngayon naman, ito ang final na ikakabit natin. Pinaka-drain plug niya na. Nawala sa focus ah. Ayan, ito na ang final na ikakabit natin, pinaka drain plug nya. Pero kailangan, since na may rubber ano siya, washer, basahin nyo ng oil yon para pag inihigpitan nyo mag-slide lang siya, hindi mawawarak yung rubber. Okay, importante yon. At saka dapat malinis.
ulitin natin to. Siguradong hindi na bumibilog ang tornilyo. Mabot. Umbot ulit. Pagod. Sabi, hirap nito ah. Kailangan mo na itong lihahin kasi parang meron siyang matalas, baka sugatin niya yung ano, yung rubber na washer. Talas na to, dala to nung pagsinsil ko eh. Habang sinisikwat ko siya, siyempre kailangan meron kang puwersa pagsikwat. Sabi ko nga, yun yung buong puwersa ibigay mo. Ayan, malinis na siya. Okay, malinis na talaga to. Kung meron man, bahala na yung oil filter dyan sa mga natitira pang debris. So, pwede natin ikabit to. Yung drain plug, malinis na rin ta. Yan. Okay, kapag change oil na ako every time na lagi ang mag-change oil nito. Hindi ko na ito papa-change oil sa iba.
Tapos hindi na siya dapat higpitan ng todo. Ayan, sakto lang. Okay. Tapos ang paghihirap, ang daming dumi. Ngayon ready na tayong lagyan ng langis. Kasi na i-close na natin yung ilalim. And kailangan malagyan siya ng langis. Hindi naman yung tatakbo, hindi pwede tumakbo na wala langis. So itong isang galon, 4 liters. Dagdagan ba natin ng isang litro? Para sakto siya ng 5 liters. Ang palit natin ng oil filter sa next change oil na. 5,000 to 7,000 kilometers. Bakit? Kasi ang dami kong nakitang review sa mga oil filter, hindi pa naman gaano durog. Yung as in matibay pa yung mga filtering membrane. Lalo na ng mga ganyang klase, yung mga VIC, mga husay na klase yung VIC na oil filter. Tsaka yung mga Bosch, yan, mga husay na klase yan. Titibay. Sayang naman, yung tatapon lang din natin dahil lang doon. Okay. So, bigyan pa natin ng isa pang chance. Okay, inubos natin 5 litro. Usually sa mga talyer 4 and 3/4 liter ang inilalagay. Pero tayo, inubos natin. Tansyahan na lang. Wala na rin sukat-sukat dito sa dipstick. Ganon din naman eh. Ting diferensya lang eh. Ayan oh. Puti-puti oh. Wow. Ang puti sa dipstick. Nasa natin. Ayan, overflow ng konti. Ano ang problema yung overflow? Okay. Liit na bagay. Ayan, nakatapos na tayo. Change oil. Itong dinosaur na to. Grabe pagkaka-twist nito. Sobra. Benta ko na lang to sa Shopee din.
May account naman ako dun eh. Ayan. Drain plug. Used drain plug. Used drain plug. May nut po. Okay. Ayos, wabing swabe. So iba talaga pakiramdam ng pagkabagong chainsaw yung sakyan mo yun, no? Pakiramdam mo talaga smooth na smooth yung loob ng makina. Okay, job well done. Sunod naman, pagkagawa ko rito, magpalit ng mga bushing, lower bushing, tsaka upper bushing, stabilizer bushing, lahat ng bushing para maalis yung kalampag. Kasi nakakargahan to ng halos isang tonelada ng panahon na kasagsagan na ito ang ginagamit ko pang deliver. Kaya kawawang kawawa to. Ngayon naman ako babawi sa kanya. Kaya gastusan ko naman ngayon siya. Yung mga natipid ko dati sa pag-argalan ng mga delivery truck, sa kanya ko naman ngayon igagastos. Diba? It makes sense. Kasi kukuha ka pa ng delivery truck para ma-deliver yung items mo, delay ka pa sa oras, kakahintay sa kanila, may time na mahirap talaga kumuha. Kung may makuha ka man as in super taga, imagine makakatipid ka ng 6-5, 7-5, 4-5 every delivery, eh dito mo na pagkasyahin sa adventure, pwede naman, kaya naman niya kahit ilang balik. Pwede. Yun nga lang, drawback nun, lalaspag yung pangilalim. Ready mo lang yung mga natipid mo para sa panggasto sa kanya. 10 years na siya ngayon eh. Okay? Next time, next video, kita-kita tayo ulit. Bye-bye. Oo nga pala. Eto. Ito yan. In order ko sa Shopee. Yan. Wrap around para sa manibela. Medyo okay siya. Ganda tingnan. Sana nga lang meron siyang adhesive para maging permanente. Kasi syempre technician ako. Hindi maiwasan humawak sa manibela kapag meron pang konting grasa or langis yung kamay. Kaya mabilis na bulok yung handle na ito, steering wheel nito. Wow naman. At least ito maganda itong pang-takit.